ibig ko sabihin? Tandaan po natin na si Lord, one of the symbol of the Holy Spirit is He's like a dove. Ang dove po, okay, pag ako nakakita ng mga kalapate, okay, pag po lalapitan mo yan, biglang tatakbo yan, lilipad eh. Di ba dapat dahan-dahan ka para malapitan mo? Tama po ba? So ganun din po, sa presensya ng Diyos, the Holy Spirit is very sensitive. The Holy Spirit is sensitive po siya. And pag po tayo po, hindi natin iniingatan yung presence ng Lord, pero pwede po siyang umalis anytime. Nagagets ko po ibig sabihin? So kailangan po nating it's getting hot in here. Nainitan ako. So kailangan po natin i-value yung presence ng Lord kapag nandito siya. Sad to say po, pag minsan nasa church po tayo, ang isip natin wala kay Lord eh. Nasaan? Nasa kakainin natin mamayang tanghali. Saan tayo mamaya magde-date? Father's Day ngayon. Saang restaurant tayo pupunta? Ano ang palabas ngayon sa sinihan? Anong lulutuin mo pag-uwi mo sa bahay? May naghihintay sa yung maniningil sa bahay mo. So minsan po, nasa church tayo, we're physically present but spiritually absent. So we invite the presence of God to come, yet hindi mo binavalue yung presence niya. Kaya kailangan po na, alam mo, yung mga taong nakaka-experience ng presence ng Lord, ayun yung pinag-iingatan talaga nila yung paglakad nila sa Panginoon. Eh. Amen? Kaya we need to value God's presence. Pag nasa presence ka ng Lord, oras ng worship, huwag ka mag-Facebook. Oras ng worship, this is not about being legalistic, tandaan mo to. Kasi, ako, kilala niyo ako, di ba? Hindi naman ako guest speaker dito, okay? Kilala niyo ako. Alam niyo yung personality ko eh, ito sila Mikey, sila Pastor Mark. Pag po ako, kinakausap ko sila, kinakalabit ko lagi. Kalabit ka ng kalabit. Kaharap mo naman ako, kinakalabit mo akong ganun. Kasi gusto ko pag kinakausap ko, nakatingin sa akin. The same way po sa discipleship. Pag sa discipleship po, sinasabihan ko po yung mga disciples ko na, o yung cellphone mo, mamaya na yan. Mamaya na yan. Pag may nagtitext, mamaya na yan, mamaya na yan. Bakit? Gusto ko kasi pag nagtuturo ako, nakikinig sila. Pag nagtuturo ako, sinusulat nila. Kasi pag ikaw nagsusulat ka pag during ng sermon, it means uwaw ka eh sa salita ng Diyos. Sino dito nakapunta na ng eat all you can? Magtaas kayo ng kamay, lilibre ko kayo mamaya. Yung katabi mo, lilibre ka niya. Okay? Taas mo lang kamay mo. Pag po ikaw pupunta ka ng eat all you can, ipiprepare mo sarili mo eh. Tama po ba? As much as possible, magpa-fasting ka kuno eh. Bago yung day ng feasting eh. Tama? So ang gagawin mo is may preparation. Same thing, pag ikaw po pupunta sa church, makikinig ka ng Word of God, may preparation din yun eh. Alam mo ko ano? Dala ka ng Bible. Dala ka, sinusulat mo. Yung natututunan mo. Bakit? Kasi pag sinusulat mo yung mga sermon, outlines, yung mga, alam mo lahat po na natuturo ko dito, galing po ito sa pakikinig ko rin ng mga conference at mga preachings eh. Kaya gusto mo pong mayroon maibigay sa tao, tandaan mo po ito, no inflow, no outflow. Pag hindi po ikaw nagsusulat at hindi ka po hindi mo ina-absorb maigay yung word at dito lang sa memory mo, 10% lang yung mare-retain sa lahat ng tinuturo namin dito, siguro 10% o 5% lang yung mare-retain sa isip mo eh, o maalala mo. Siguro maalala mo lang yung nag-rema sa'yo eh. Pero yung iba po ng mga principles, hindi mo na maalala. Ang maalala mo lang yung nag-rema sa'yo. Bakit? Kasi hindi mo sinulat. Kaya make it a lifestyle to write down yung mga preaching sermons. That's one way of giving importance to the Word of God. Remember, we're preaching the Word of God, not the words of men. As a pastor, our responsibility is to teach you God's Word,
not to teach you our suggestion, our opinion, or our own knowledge. Remember, it's all about the Word of God. Amen? It's all about relationship, kaya we make it a lifestyle na kailangan po ang lifestyle natin, we need to have a lifestyle of prayer, lifestyle of thanksgiving, lifestyle of worship, lifestyle of obedience, lifestyle of holiness, and lifestyle of walking in our calling. Para po makita mong kapangyarihan ng Diyos mag-flow in you and through you, you need to be intimate with God. Everything we do here is out of our love for God. It's not something that we can do for God, it's something that God can do through us and for us. Pero ang motivation po natin why we do things in life is because we love Him. Ang sabi ng Bible, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Ito ang una at pinakadakiling kautusan. Sabi ng Panginoon Jesucristo sa Matthew 22 verse 37-38. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. This is the first and greatest commandments. Sa Espanyol po, ama al Señor con todo tu ser, con todo tu mente, con todo corazón, la respondió Jesús. Sabi mo sa katabi mo, todo mo na. It's all about love. When we come to the presence of God, prayer means we are coming to God's presence. Meanwhile, worship is when we worship God, God comes to our presence. When we pray, we come to God's presence. But when we worship, God comes to our presence. Amen po ba? So we need to make room for God and out of our relationship. Out of our relationship. Sabi mo sa katabi mo, it's all about relationship. Pangatlo, submission and unity. Pero hindi ko na to masyado ano kasi magpo-focus ako dun kay Elijah and Elisha. So sa submission and unity po, sabi po na Psalms 133 verse 1-3. Behold, how good and pleasant it is for brethren dwell together in unity. Like a precious oil upon the head, running down from the beard, kaya po kami may mga balbas, okay? Beard of Aaron, running down from the edge of his garment. It is like a dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. So in order for you to really experience the power and the presence of God, it requires submission to authority, and it requires unity with our brothers and sisters. In other words, we need to have a right relationship with one another. Hindi pa pwede sabihin na, hindi, okay na ako kay Lord, yung wala akong pakialam sa kanila. Hindi po pa pwede. Whether you like it or not, you are connected to the body of Christ. And the body of Christ composes many different parts of the body. Tama po ba? And hindi mo pwedeng sabihin na may relationship ka with God at wala kang relationship with one another. Hindi po pwede yun. Bakit po? Pag ikaw po connected ka sa head pero hindi ka connected sa body, mamamatay ka. Tama po ba? Kaya it's impossible to live a Christian life without being connected to a spiritual family. Amen? And one of the major weapon of the devil to destroy us, alam niyo po kung ano? Unforgiveness, bitterness, issues, jealousy sa isa't isa. You know what? Unforgiveness delays all the blessings of God. Pag hindi po tayo nagpapatawad, it delays the blessings of God. Sometimes si Lord sinagot na yung prayers mo, kaya lang hindi nga binibigay because ang nagbablock sa prayer mo, ang naghihinder sa prayer mo, ikaw mismo. Hindi po sa lahat ng oras, isisisi mo sa kaaway. Na late ka, ay hindi, hinadlangan ako ng kaaway. Nasunog kasi na, ay meron pong distraction dyan. Natapilo ka, nadapa ka, nadulas ka, ay may demonic attack agad. Hindi po lahat ng bagay ini-spiritualize mo. Amen po ba? Huwag kang super spiritual, kapatid. You know what? Unforgiveness shortens
your lifespan, and delays the arrival of your destiny. Pag hindi ka nagpapatawad, pwedeng maaga kang pumunta sa langit kung gusto mo. Hindi ko alam kung sa langit ka pupunta kung meron kang bitterness. You know what? Kailangan po tayo magkaroon ng right relationship with one another as brothers and sisters, and right relationship with your biological family. Biological family. Alam mo, Father's Day ngayon, kung ikaw ay meron kang issue sa tatay mo, ikaw una-una magpakumbaba. Bakit? Ikaw una nakakarinig na itong sermon eh. Amen? May problema ka sa ano mo, sa leader mo, ikaw una-una magpakumbaba. May problema ka sa biyanan mo, hindi sila principalities and power, ikaw una magpakumbaba. Hindi demonyo yan. Regalo yan ng Diyos. Amen? Ito matindi. If you don't forgive, you make yourself better than Jesus. You know what? The cross is all about forgiveness. The cross is all about reconciliation. The cross is all about humility. Bakit po ang Diyos bumaba sa lupa, nagpakumbaba po siya doon. Alam mo, sa pagiging Kristiyano, hindi na pinag-usapan dito kung sino tama o mali. Ang unang magpakumbaba, ang unang magpatawad, ang unang magmahal, siya ang panalo. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo na. Mahalin mo na. Sabi mo, wala ka rin naman choice eh. Whether you like it or not, yung kapatiran mo, kahit ayaw mo sa kanya, ayaw din naman niya sa iyo eh. Pero wala kang choice. Magmahala na lang kayo. Amen? Yung magulang mo, biologically, whether you like it or not, ayan yung binigay sa'yo ng Panginoon eh. Amen? Tanggapin mo na lang. Mahalin mo na lang. Amen? Eh si Lord din naman, wala rin choice eh. Sa iyo eh. Still, minahal ka ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord kahit ganyan ka. Amen? Kaya sabi mo, sa pagkatabi mo, tumino ka na. Alam mo, 2018 na, kaya marami sa atin hindi nakakarating sa destiny natin kasi full of issue, unforgiveness, bitterness. Ang palaya, kainin mo na lang yan, bababa pa yung blood sugar mo. Amen? Dito ako magpo-focus sa be under discipleship. Story ni Elijah and Elisha. Pero bago yan, pumunta tayo sa 1 Kings chapter 19 verse 16. 1 Kings chapter 19 verse 16 to 21. The story of Elijah is one of the greatest story in the Old Testament. Kasi makikita niyo po dito is you will see the relationship between the spiritual father and spiritual son. Makikita nyo rin dito, reflection po ito, and typology rin po ito ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo on how Jesus discipled the 12. In the Old Testament, kung meron pong Moises, meron din pong Joshua. Sa Old Testament po, meron pong Elijah at meron pong Elisha. In the New Testament, meron Jesus and the 12 apostles. After the ascension of Jesus Christ, meron pong Paul and Timothy. Paul and Silas. So makikita niyo po dito yung relationship of the spiritual father and spiritual son. Dito po sa verse 16, sinabi po dito ng Lord, "Also you anoint Jehu, the son of Nimshi, as a king over Israel, and Elisha, the son of Shaphat of Abel, Meloha, you shall anoint as a prophet in your place." So makikita mo po dito that first of all, sa verse 16, that Elijah was called by God. It is called by God at ang namili po ng kanyang, alam mo, spiritual father, leader, hindi po si Elijah, kundi ang Diyos. Hindi po aksidente kung sino yung discipler mo ngayon at ang leader mo ngayon. Hindi mo pinili yan, kundi si Lord ang nag-appoint yan sa buhay mo.
Eh, Pastor, mas marami akong alam eh. Baka naman pinag-inaano ka, tinuturuan ka na Lord, magpakumbaba. Eh, Pastor, eh, alam mo, mas okay ako kaysa sa kanya eh. Baka naman ikaw ang binabago ng Lord, hindi siya. Amen po ba? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung sino ang leader mo ngayon, kung sino ang discipler mo ngayon, hindi yan aksidente. Mukha man na-aksidente yan, pero in-appoint yan ng Lord. Amen? Amen. Kaya po sa River of God, wag po natin gawing kultura yung lipatan, ay hindi ko siya gusto, may issue kami sa isa't isa. Hindi po, i-resolve nyo po yung issue. The more na magiging strong po yung relationship nyo sa isa't isa. Amen? Lalo ka magiging matured kapag matututo kang magpakumbaba at mahalin ang isa't isa. Eh, Pastor, wala akong masyado natututunan sa kanya. You know what? Discipleship is not something that you get from your leader. It's something that you can give to God. It is something that you can give to your leader. Kaya you need to respect and honor your leader. Amen po ba? Alam mo, yung unang binigay sa akin ni Lord si Bishop, hirap na hirap din ako eh. Kahapon po, ang dami po mga tinuro ko about sa prophetic kung paano ako binasag ng Lord at siya po yung hammer na ginagamit sa akin ng Lord. At hindi po ako nagkaganito at hindi po ako, wala po ako siguro ngayon dito sa harapan nyo if not because of my spiritual father who is Bishop Chito. You know what? Ito natutunan ko. Your biological father defines your history. Your biological father defines your past. Your biological father defines your long time ago, history, heritage. But your spiritual father defines your destiny. Siya po ang magtuturo sa iyo eh. Siya po yung magtutulong sa iyo para makarating ka sa destiny mo. Amen po ba? So, si Elisha po is, he is willing, he is called by God, and he is willing to accept the call of God, no matter what it cost. Amen? And sa verse 17 po, makikita natin dito, that he who escaped the sword of Hazael, Jehu will kill. And whosoever escaped Jehu, the sword of Jehu, Elisha will kill. One of the characteristic na meron si Elisha, alam niyo po kung ano? Elisha is a warrior. Elisha was a fighter. You cannot have victory if there is no war and battle. No victory if there's no battle. Masasabi mo na ikaw ay victorious kapag napagtagumpayan mo yung problema mo, yung pinagdadaanan mo, yung pagsubok mo sa buhay, at ang lahat na ipadala sa'yo ng kaaway, mapagtatagumpayan mo. Amen po ba? Kaya yung problema mo, kapatid, ayan po ang magiging testimony mo. Amen? There is no testimony if there is no test. There is no message if there is no mess. There is no triumph if there is no trials. There is no victory if there is no battle. Amen, amen po ba? Amen. But the good news is 2,000 years ago, Jesus already defeated the devil, the Satan, the demons, and is matchless to our God. Amen? You know what? Christian life and ministry is full of battle. Battle, saan? Marami pong battle spiritually. Minsan battle din po yan sa mga kapatiran. Meron isang church dati ang tawag Battle Temple. Bakit? Nagsuntukan yung mga pastor. Di ba? Totoo po yun. It's part of the history. Hindi na po naging battle, naging battle. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, magmahalan tayo. One of the key, one of the weapon that God gave to us that will assure our victory is a weapon of love. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, I love you. Kahit ganyan ka. Although you are unlovable still, God loves you. So sa verse 19, so he departed from there. Baka hanggang dito na lang ako sa story ni Elijah. Meron pang part 4. So he departed from there. Ano po nangyari?
Verse 19. He found Elijah, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him. Who was plowing. Nung pong natagpuan po ni Elijah, si Elisha, ano pong ginagawa ni Elisha that day? He was plowing. Alam mo yung plowing, nag-aararo. Nang ilan? Nang 12 baka. In other words, mga kapatid, Elisha is a worker. Elisha is a worker. And Elisha is a very diligent man. You know what? Ang tinatawag ng Panginoon sa ministry, hindi po tamad. Amen. Amen. You know what? Ministry is full of work. Hard work. Hindi mo dapat kwentahan ng Panginoon sa oras ng paglilingkod mo sa Kanya. Amen. Ang ministry po, marami pong papagawa ang Panginoon sa iyo. Amen po ba? Ang ministry po, alam niyo po, when I started entering in a full-time ministry way back 2005-2006, naglingkod po ako sa Panginoon, wala pong allowance, wala pong sweldo. Pag po nasa church po ako, wala po kaming pamasahe, naglilinis po ako ng mga sasakyan ng mga pastor. Naglilinis po ako ng mga lamesa nila, 50 pesos kada floor, kada lamesa. Bakit? Tinuturuan po kami dun yung principle of hard work . Ang sabi po ng Bible, He will bless the works of your hands. Pag wala pong work, wala pong blessing. Kaya biblical po yung no work, no pay . Noong natagpuan po ni Jesus, si Peter, nagtatrabaho po si Peter that time. Noong tinawag po ni God, the Yahweh, si Moises, nagtatrabaho po siya, saan? Doon kay Jethro, hindi siya ha? Doon sa flock ni Jethro. Noong tinawag po ni God, si David, to be a warrior and to be a king, siya po ay nag-aalaga ng mga tupa. Sa madaling salita, wala pong tinatawag ang Panginoon na nakatambay at damad lang. Hindi ka papasok sa full-time ministry dahil wala ka nang mapagpuntahang iba. Full-time ministry requires excellent and hard work. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Bakit? Full-time ministry is all about hard work. Sad to say, meron po ako mga nakakausap. Gusto ko pumasok sa full-time ministry kasi wala na akong trabaho mapuntahan. You know what? Full-time ministry, being in the call of God, is the highest calling. Hindi porkit bagsak-bagsak ka sa school mo, magpapastor ka na lang. Amen? Bakit? God requires excellence, service in His kingdom. Amen. Hindi porkit wala ka na magawa sa inyo, magpo-full-time ka na lang, maglilingkod ka sa Panginoon. Para gawin. Hindi po, tandaan nyo, kung gusto mo pong, huwag mong gamitin ang ministry para magpayamang ka. Kung gusto mo yumaman, mag-business ka. Kung gusto mo sumikat, mag-autista ka. Kaya nga sa sabi ko sa inyo . Hindi lahat po ng gwapo, nag-autista iba nagpapastor. Amen? Kaya God doesn't call the lazy man. Sabi mo sa katabi mo, walang tamad sa langit. Dito na ako magtatapos, pang-apat. Nung sinabi po ni, sa verse 21, nung tinawag po siya ni Elijah, si Elisha, sa verse 21, gusto nga po magpaalam sa kanyang mga magulang. Of course, kailangan mo magpaalam bago ka mag-full-time. Bago ka pumunta ng church, magpaalam ka. Kasi pag di ka nagpaalam, baka ipablatter ka. Sabihin na wala ka at may kumidnap sa'yo. Tama po ba? Kaya ka-importante po nagpapaalam. Pero ang context po nito, iba po . Ang context po ng Bible, iba po sa ating kinagisnan.
Ang ginawa niya po sa verse 21, so he returned back from him and took the oxen, yung kaninang inaalagaan niya, yung kanyang pinagpapagalan, pinagpapaguran, yung business niya, yung source of income niya, yung investment niya. Alam mong ginawa niya? And he slaughtered them and boiled their flesh and using oxen's equipment, gave it to the people and they ate. And then he arose and followed Elijah and became his servants. Ano ibig po sabihin na to, mga kapatid? Si Elijah po is willing to give up everything para sumunod sa calling niya, para sumunod sa panawagan ng Diyos sa kanya, para gawin ang kalooban ng Diyos. You cannot be fit in the kingdom of God, in the service of God, if you always have reservation. Amen? Ang gusto po ng Lord, wholehearted submission. Ang gusto po ng Lord, wholehearted service. Ang gusto po ng Lord, wholehearted commitment. Ang gusto po, Panginoon, ang buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, buong pagkatao mo, paglilingkuran mo siya, mamahalin mo siya, susunod ka sa kanya, parang walang tao dito. Amen! Let's all stand up. Na-bless po ba kayo? So, principle number 4, Elisha gave up everything for the sake of the call of God. Alam niyo po, marami pong tinawag sa inyo to be in the full-time ministry, marami pong pinrapisay sa inyo to be a pastor, yet, mas inuuna mo yung career mo, mas inuuna mo yung love life mo, mas inuuna mo yung trabaho mo. You know what? Walang masama dyan eh. Ito yung principle lang naman eh. Always put God first. Kung ang trabaho mo ang nagiging dahilan para ikaw hindi makapaglingkod ng kay Lord, kung ang trabaho mo ang dahilan kung hindi ka nakakapag-church, kapatid, hindi na blessing yan. Kung ang ginagawa mo sa buhay ay inilalayo ka sa Panginoon, it's no longer a blessing. Blessing means everything that will draw you closer to God is a blessing. Amen? Sabi mo sa katabi mo, it's all about intimacy. It's all about priority. It's all about commitment. And it's all about your passion, loving God, and serving Him. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Let's all stand up. Nakatayo na po kayong lahat. Hallelujah. Taas natin ating kamay. If you want to rededicate your life and you really feel the call of God na tinatawag ka ng Panginoon to really serve Him without any reservation, I want you to come in the front. If you want to be effective minister, if you want to flow in signs and wonders and miracle, at sinasabi mo, Lord, matagal na akong Kristiyano, pero hindi kita pinaglilingkuran. Matagal na akong Kristiyano, pero hindi ako seryoso sa pagmamahal ko sa iyo, sa pagsunod ko sa iyo. Panginoon, today, I will make my relationship with you right. Amen. Amen. Kung sa tingin mo ang mensaheng ito nang usap sa iyo, I want you to come in the front. Surrender. 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 Lift up your hands unto God right now. Sokorabashan de debelebeke. Sorabashin de debelebeke. Rabashan de dubulubukura brabakan de debelebeke. Come on, let's pray in the spirit. Sokorabashan de. Share brabakatalaya de mashin de debelebeke. Sorabashan de. If you want to be prayed for, come to the front right now. The altar is open.